Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nasaan na yung warrant of arrest na sinabi ni Katunin na nasa pulis na at isi-serve na lang kay Maharlika. To recall, ano? July 26, noong magsalita si Katunin sa isang okasyon, ano ba yun? Yung 8th anniversary ng Katunin YouTube channel niya, ginanap sa Metro Tent Convention Center sa Pasig. So nagsalita siya doon at ibinalita niya na umusad na yung cyber libel case na ifinail ni Katunin against kay Maharlika at naisampa na sa Pampanga Regional Trial Court. At sinabi ni Katunin, hindi pa niya nakita yung arrest warrant but tinawagan daw siya ng pulis na iserve na yung warrant of arrest. So nung nalaman ni Maharlika, oh, naghamon siya, Maharlika, I'll give you 5 days. Pag naipakita nyo yung warrant at naiserve nyo, or maaristo ko kayo, maaristo ako, sabi ni Maharlika, bibigyan kita ng 10 million pesos. So ako, hinahanap ko, meron na bang warrant of arrest na naipakita ni Katunin? Kasi pang 5 days na ngayon eh. Today po ang deadline sa challenge ni Maharlika na, come on, arrest me, Katunin. So nag-search ako, wala pa naman yung warrant of arrest. I don't know, baka nawala ako sa linya o ano. Paki-comment naman kung may nakita na kayong warrant of arrest at tingnan natin, pag-aralan natin kung ano. So ang dalawang analysis ko dito, hindi totoo na naisampang kaso at walang warrant of arrest. Yan, isang analysis yan. But on the other hand, kung may maipakitang warrant of arrest, lalo lang nagpapakita na wala nang hustisya sa bansa. So yun ang tatalakayin ko ngayon. Dalawang side, two sides of the coin. Una, bakit ko nasabi na walang naisampa na warrant, walang naisampa na cyber libel case at walang warrant of arrest? Kasi ano yung jurisdiction, walang jurisdiction ng Philippine courts to na mag-issue ng warrant of arrest, o hindi pwedeng isampa ang cyber libel case dito sa Pilipinas. Granting na may libelous, may makapanirang puri na sinabi ni Maharlika sa kanyang vlog. Ang kailangan pala, yung naintindihan ko, doon sa California i-file ang kaso. Dahil nandun si Maharlika. Kaya pala yung last year, no, bago magka-eleksyon, nung nagkainitan itong si Maharlika at saka kampo ni Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ayun, may attempt ang kampo ng Pangilinan, Cuneta Camp, na mag-file ng cyber libel. Eh, abogado itong si Pangilinan eh. Only to find out na hindi nag-prosper. Ang analysis ko dyan, na-realize ni Attorney Pangilinan na hindi pwede i-file ang kaso dito sa Pilipinas. Kailangan magpunta siya sa Amerika. So matotal, hindi itinuloy ang pag-file ng kaso dahil siguro hassle o magastos para sa kanila na doon pa lilitisin ang kaso sa Amerika. So yun, ang Pangilinan case example. 3 or 4 months ago, ayun, itong si Wonder Woman of Malacañang
nagplano na mag-file na ng cyber libel case against kay Maharlika. Matunog na balita yun noon. Kaya ako, personally, na nag-worry ako sa kalagayan ni Maharlika kasi ang tindi ng kanyang binabangga. Bumabangga ng pader. Binabangga niya ang Malacanang. Only to find out na hindi rin nag-prosper yung plano noon na ang Malacanang na ang mag-file ng kaso kay Maharlika. Hindi rin. Kaya ito ngayon, itong paputok ni Katunying. Ano ito? Propaganda. Ito na yung ganti o yung reaksyon nila sa kontrasona ni Maharlika. Pananakot ba, paninindak na ang sinisindak, ang tinatakot, hindi si Maharlika dahil alam nila na hindi nila masisindak si Maharlika. Itong balitang lumabas ng ganito 5 days ago, ang tinatarget ay ang mga fans ni Maharlika para para gusto nila walang mag-support kay Maharlika kasi ang nakikita ko, dumarami ang supporters ni Maharlika. Isa na ako doon na nung una, ulitin ko, medyo alanganin din ako sa kanya na baka chismis lang o baka gawa-gawa lang niya yung akusasyon niya against sa administrasyong ito. Kailang nung naging curious ako nung napabalita na ang Malacanang na mismo ang mag-file ng cyber libel, doon ako tumutok ng gusto. Pinag-aralan ko, pinakinggan ko ang kanyang series of vlogs. And today, I have come to a point na katotohanan ang gustong ipaglaban ni Maharlika. Na ang mga naaaping tao, ang kawawang Pilipino, ang dahilan bakit ginagawa ito ni Maharlika, yung pag-iingay, kasi wala man siyang mapapala. Personally, yung income niya sa YouTube, to me, ano yun, secondary lang yun. Ang nakita ko is, gusto niya talagang umasenso, bumangon ang Pilipinas. Kaya lang sa nangyayari ngayon, yung nakikita niya, kailangan niyang mag-ingay, kasi kung walang mag-ingay, hindi aasenso ang Pilipinas. So yun, dumarami ang supporters ni Maharlika. Ang motive nitong pakulo ni Katunying na nag-prosper na ang cyber libel at may warrant of arrest is to demoralize yung mga supporters. So I don't know, kayong mga supporters ni Maharlika, na-demoralize ba kayo, nasindak ba kayo itong pakulo ni Katunying na nakasuhan na si Maharlika at may warrant of arrest? Ako, lalo akong yung commitment ko to support Maharlika lalong tumibay itong nakikita kong ginagawa. Okay, so ulitin ko ha, pakulo lang yun, propaganda pang sindak. On the other side, in kaso, kasi hindi natin malaman eh, baka bigla nga mayroong ipakita. Ibig sabihin yan, ang hustisya sa Pilipinas, wala na, sirang-sira na. Kasi, kaya nilang magpalabas ng warrant of arrest na wala namang jurisdiction ang Philippine courts kay Maharlika. Kaya nilang magpalabas ng warrant of arrest na ang nasasakdal, yung kinukomplaint, hindi man lang nainpormahan. Kasi sabi ni Maharlika, wala siyang natanggap na subpoena o complaint. Ang proseso, dapat matanggap yun ni Maharlika at magsasubmit siya ng counter affidavit bago magsimula yung preliminary investigation. E paano magsimula ang preliminary investigation kung si Maharlika hindi nakapagsubmit ng counter affidavit? Oh, tapos ngayon, biglang lalabas ang arrest warrant, in case lang, ibig sabihin, bulag na talaga, wala na talaga ang hustisya sa bansa. So, may pakita lang na
napakalakas ang mga kalaban ni Maharlika, Wonder Woman ng Malacañang at ang Boying sa DOJ. I don't know. Pag ganito ang gawin nila, lalong dadami ang supporters ni Maharlika. Ulitin ko. They are doing good things for Maharlika pag totoo na may warrant of arrest siya. Kasi nga, lalong maawa ang taong bayan kay Maharlika kasi bakit siya maisyuhan ng warrant of arrest na hindi man siya nag-participate, wala mang due process. Anyway, hintayin natin. But as of now, 5 days na, wala na. Talo na si Katunying sa challenge ni Maharlika kasi wala pa siyang naipakitang warrant of arrest.